Coach Raiko Toroman, isang batikang head coach pagdating sa professional at international basketball sa iba't ibang bansa, partikular dito sa Asia gaya ng Iran, Jordan at ngayon ay sa bansang Indonesia. Pero tumatak sa ating mga Pinoy bilang head coach ng Noy Smart Gilas o Gilas 1.0 dahil na din sa ilang naiambag niya sa ating national team mula nang umpisa niya na hawakan ito ay nabigyan siya ng pagkakataon para humawak ng ilang mga koponan sa ating pambansang liga na PBA. Mga boss, welcome sa Space Jam PH dahil pag-uusapan natin ang tila kaparehong estilo ni Raiko Toroman sa Indonesia na una na niyang ginawa sa Gilas 1.0. Dapat pa tayong mabahala sa paghahanda na ginawa niya para sa paparating na FIBA Manaba Babo. Pero bago yan, kung first time ka nga lang dito sa channel natin, please consider subscribing. I-click mo na din ang notification bell na nasa tabi nito para updated ka sa mga video na kagaya nito. Mga boss, isa ang Serbian head coach na si Raiko Toroman sa mga naging haligi ng Gilas Pilipinas, ang nag-iisang European na naging head coach ng ating national team. Bago pa nga natin makilala sila Tab Baldwin o si Mark Dickel, eh siya muna ang una nating hinangaan bilang magaling na mentor ng Gilas. Taong 2009 nang pumirma siya para maging head coach ng Noy Smart Gilas na kilala ngayon bilang Gilas Pilipinas. Ilan lamang sa mga naging accomplishment niya bilang mentor ng ating national team ay noong 2010 FIBA Asia Stankiewicz Cup kung saan nagtapos sa 4th place ang Pilipinas. 2010 Asian Game na nagtapos sa 6th place. Nakakuha din siya ng gold medal noong 2011 Siaba Championship at 4th place noong 2010 FIBA Asia Championship. Isama mo pa dyan ng ilang mga liga gaya ng Dubai International Tournament at William Jones Cup. Dahil nga sa kakaibang estilo ni Coach Raiko bilang isang mentor ng team ay pinilit niya ang PBA na isama ang kanyang mga batang player sa liga. Ang Noy Smart Gilas na siya mismo ang bumuo at nagdisenyo ay kinabibilangan ng mga batang manlalaro noon gaya nila Chris Chu, JB Casio, Chris Lutz at Marshall Lasseter na kalaunan ay nabigyan pa nga ng contract extension para sa national team bago mag-decide na magpa-drop sa PBA. Samantala, halos ganito nga din ang naging estilo ni Coach Raiko ngayong hawak naman niya ang basketball team ng kapitbahay natin na Indonesia. Pagkatapos pangalan niya na pumirma ng kontrata dito ay bumuo agad siya ng ilang mga batang manlalaro para hasain ito. Ilan lamang sa mga pinakabagong hakbang na ginawa niya para sa Indonesia ay ang pagdagdag ng panibagong naturalized player sa team. In fact, kinuha niya ang dating PBA import na si Lester Prosper habang isinama din niya sa kanyang final lineup ang Indonesian American at shooting guard ng CSL Knights na si Brandon Jawatu na later on ay pinayagan na din ng FIBA na makapaglaro sa Indonesia as local player. Pero gaya nga nung ginawa niya sa Smart Gilas nung nag-uumpisa pa lamang ito ay isinama niya din ang kanyang team sa Professional Basketball League sa Indonesia na kung tawagin ay IBL or Indonesian Basketball League. Base nga din sa mga video na napanood natin, eh masasabing hindi nga ito recently lamang. It means bago siguro ang COVID-19 pandemic ay naghahanda na sila para sa second window. Kitang-kita din ang pagiging agresibo nila Prosper at Jawatu sa kanilang laro at mapapansin ang pagiging porsigido na manalo at makapasok sa FIBA Asia Cup. Mag-aarap sila ng ating Gilas National Team sa November 29. Mga boss, sabihin na natin na mas mataas ang level ng basketball ng ating bansa kumpara sa Indonesia. Eh kailangan pa ding paghandaang mabuti ng mga batang manlalaro natin ang laban nila sa Indonesia na malamang ay nakabuo na din ang kanilang team chemistry. Iba ba din kasi ang kumpiyansa ng mga professional players kung ikukumpara natin sa college player. So yun nga mga boss, dapat ba tayong mabahala sa mas malakas na Indonesia? Kakayanin kaya ng mga college player natin na tapatan ang tambalang Jawatu at Prosper? At sino naman kaya sa mga pambato natin ang sa tingin nyo na pupwedeng tumapat sa kanila? I-comment nyo lang yun sa baba mga boss. Tara, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Ito ang Space Jam PH.